In this video, we're going to discuss about combination. So last time, diniscuss natin yung permutation. So sa permutation, we are talking about arrangement with reference to order. Okay, so with reference to order. So sa combination naman, it is another counting technique na kung saan hindi natin kailangan isipin yung order. So dito, with no reference, reference to order. So ano ibig sabihin yan? So halimbawa, we have A, B, C. So let's say we have A, B, and C. So we have three objects here. Kung i-arrange natin siya sa permutation, mahalaga yung order. Okay, so we have A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, and C, B, A. If we want to get the permutation of N or permutation of 3 taken 3 at a time. Okay? So, ito yung all possible arrangement niya. So, we have a total of 6 arrangement. Okay? Now, dito sa combination, isa lang yan. Ika-count lang yan na isa. Okay? ABC is just the same as ACB. Same lang yan sa BAC. Same lang sa BCA. Okay, pare-pareho lang yan, C, B, C, B, A. Okay, so isa lang siya. May A, may B, may C. So yun yung combination. Yun yung pinagkaiba nila. So ito ay count lang as one combination. Okay, so how about, let's say, 3 taken 2 at a time. So, from dito, kukuha lang tayo ng dalawa. So, we have AB, AC, we have BA, BC, and then CA, CB. So, ito lang yung makukuha natin, no? If we have permutation of 3 taken 2 at a time. So, sa combination, ang meron lang tayo dito ay, so 3 taken 2 at a time, we have AB, AC, tsaka BC. Okay? Kasi yung AB tsaka BA equal lang yan. Count lang yan as 1. Yung AC tsaka CA, same lang din yan. And then yung BC tsaka CB, same lang. So meaning, hindi natin tinitignan yung order. So dito sa permutation, yung AB tsaka BA, nagka-count siya ng dalawa. So magkaiba ng order. Magkaiba ng count siya kasi magkaiba ng order. So nauna yung A dito, nauna yung B dito. Pero sa combination, mauna man yung A tsaka yung B, wala tayong, hindi natin tinitignan yun. Basta nakuha natin yung combination ni A at ni B. Magkasamang A at B. Okay? So, yun yung pinagkaiba ng permutation and combination. Okay? Now, let's have the formula. So, the formula for the combination, number of combinations of N objects taken R at a time is defined as NCR. So, ito yung nakikita nyo sa scientific calculator, yung NCR doon. Combination of N objects taken R at a time. This is N factorial over R factorial and then N minus R factorial. Okay. So, sometimes this is the same as this symbol, NR.
Okay, so ito yung madalas nating ginagamit lalo kapag nagpe-perform tayo ng operation. Ito kasing NCR, ito yung familiar sa scientific calculator. And then, ito yung formula. Okay, so ito yung sa calculator. And then, ito yung sa formula. Formula niya. And then, ito naman ay sa, usually, sa expression ginagamit natin. Kapag involve yung combination, so ginagamit natin siya. Okay, ito yung nilalagay natin, yung NR. Okay, so let's try. If we have 8, 3, so this means the combination of 8 taken, 8 objects taken 3 at a time. So this is the same as 8C3, and this is 8 factorial using the formula over 3 factorial, and then n minus r, that is simply 8 minus 3, so this is 5 factorial. Okay, then let's solve. So meron na tayong technique dito, i-expand lang natin, 8, 7, 6, and then we have 5 factorial over, expand natin yung 3 factorial, so 3, 2, 1, and then huwag na natin expand yung 5 factorial. So kakancel lang natin yung 5 factorial dito. And then 3 times 2 is 6, 3 times 2 times 1 is 6, so i-cancel natin sa 6 ng numerator. So ang matitira ay 8 tsaka 7. So ano yung 8 times 7, that is 56. Okay, so yan. Yan yung application ng ating formula. So, let's now have problem number 1. Find the number of possible combinations of the letters W, X, Y, and Z if the letters are taken 2 at a time. Okay, so dito, ano yung N natin? So, meron tayong pagkukuhanan na ilang objects? 4. 4 letters. Okay? Tapos, ang kukunin natin sa 4 letters ay tigda dalawa lang. So, ang R natin dito ay 2. So, dito, we are talking about combinations. So, meaning, hindi maalaga yung order. Okay? So, kung ililista natin yan, pakita lang natin, this is WX, WY, WZ, XY, XZ, and then YZ. So, anim, no? So, yung syempre, hindi ko na ilalagay yung XW, hindi na mahalaga ang order. Yung XW, same lang sa WX. Okay? So now, kung maraming letters yan, mahirap siya kung ililista pa natin. Okay? Although kaya natin siyang kunin, there are 6 combinations. But this time, let's use the formula para hindi na kailangan ilista ito lahat. So let's try our formula. So we have 4, combination of 4 taken 2. So this is 4 factorial, yung nasa taas, over, yung nasa baba, 2 factorial, and then 4 minus 2, taas minus baba, so 2 factorial. Okay. So this is 4 times 3 times 2 factorial over 2 times 1, and then we have 2 factorial. So cancel natin to. And then ito, makakancel, maiiwan na lang yung 2. So, magiging 2 times 3 na lang. And then we have 6. Okay, so as you can see, same lang dito sa nakuha natin. Okay? So, next. Problem number 2. In how many ways can a committee of 4 executives be formed from 15 executives? Okay. So, yung example na to, minsan lumalabas din to sa permutation. Okay? Kaya, minsan nakakalito. Kung ang gagamitin ba natin ay permutation o combination. So, minsan kapag kumukuha tayo ng members from committee, nagiging permutation siya kapag binabanggit yung mga position. Halimbawa, sa 15 members ng committee, may binanggit tayo, kukuha tayo ng president, vice president, secretary. So, kapag ganon, may mga position, so doon may lumalabas na order. Okay? Kasi yung order ng position, president, vice, tsaka secretary. So, nakukonclude natin na permutation. Pero dito, walang sinabing
position, basta kumuha lang nang tayo ng apat dito sa 15. Kaya combination ito. Okay? Now, ano yung n natin, yung pagkukuha ng 15? Ilan ang kukunin sa 15? Apat. Okay, so this is combination of 15 taken 4. So ito na lang yung ginagamit kong symbol. Ah. So 15 taken 4. Pero this is just the same as 15C4 sa calculator. And this is 15 factorial over 4 factorial, yung nasa baba. And then 15 minus 4, that is 11 factorial. Okay? So this is equal to 15 times 14 times 13 times 12 times 11 factorial. So mag-i-stop ako sa 11 factorial. And then expand natin tong 4 factorial. So 4, 3, 2, 1, and then i-stay natin tong 11 factorial para i-cancel na lang natin to. Okay? So, saan ako bumabase na, saan ako nag-i-stop? Ang basehan ko, kung alin yung mas mataas dito. Mas mataas yung 11, kaya sa 11 factorial ako nag-i-stop para i-cancel na lang siya sa denominator. Okay, so next. What is 4 times 3? 4 times 3 is 12, right? Ito, 4 times 3 is 12. So, pwede natin siya i-cancel dito sa 12. Ito namang 2, pwede natin i-cancel sa 14. Para yung 14, maging 7 na lang. So, magiging 15 times 7 times 13 na lang siya. So, ano yung 15 times 7 times 13? That is 1,365. Okay? Ways. Or combination. So, you can check it in your calculator kung tama yung nakuha natin yung result. So kung sakaling mali, doon lang tayo nagkamali sa pagpindot sa calculator. Okay. So let's proceed. Problem number 3. In how many possible ways can we choose 6 students from 10 boys and 6 girls? So itong 6 students, hindi natin sinabi kung ilang girls at ilang boys yung kukunin. Basta 6 na students. So hindi mahalaga kung ano yung gender, okay? Basta meron tayong 16 students na pagkukuhanan. So, our n is equal to 16. And then, yung r natin, ang kukunin natin from 16 ay 6. So, this is 16 taken 6. That is 16 factorial over 6 factorial times 16 minus 6 is 10 factorial, okay? So, expand na natin. 16, 15, 14, 13, 12, 11, mag-i-stop ako kay 10 factorial. Okay, over. Expand ko itong 6 factorial. So, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and mag-stop ako kay 10 factorial. So, cancel. And then, let's try. Alin ba yung mas madali dito? So, siguro etong 6 tsaka 12, cancel natin. 6 times 2 is 12. So, i-cancel natin dito sa 12. Tapos yung 5 tsaka 3, 15, no? 5 times 3 is 15. I-cancel natin kay 15. Etong 4, i-cancel natin kay 16. So, 16 over 4 is 4. So, ilan yung natira? Meron tayong 4, 14, 13, tsaka 11. Okay, so what is 4 times 14 times 13 times 11? So that is 8,008 ways. Okay, so next. Okay, so problem 4 in the Philippine 642 Lotto system, where bet is done by choosing any 6 numbers in no particular order from 1 to 42. How many possible combinations of bets can be made? So, ilan yung possible na taya na pwede nating magawa kapag meron tayong 42 na pagpipilian na numbers, tapos doon sa 42, kukuha lang tayo ng 6. So, any order, hindi kailangan ng order. So, basta kukuha tayo ng 6 na numbers from 42 numbers, from 1 to 42. So, ilan yung possible na taya na magagawa? Okay? So, ngayon,
Meron tayong ilan yung pagkukuhanan natin? 42. So, obvious, this is a combination kasi sabi na dito, in no particular order, so hindi kailangan ng order. So, yung n natin dito ay 42. Tapos, yung r natin ay ilan yung kukunin natin sa 42 numbers? 6. Okay? So, this is 42, combination of 42 object taken 6 at a time. So, this is simply 42 factorial over 6 factorial. 42 minus 6 is 36, no? 36 factorial. Okay? So, dito, gamitan na lang ng calculator. So, 42 factorial over 6 factorial, 36 factorial using calculator. So, ang makukuha natin dito ay 5,245,786 combinations. Okay? So, yan yung makukuha natin. Ngayon, kung tataya ka ng isa, okay, so magbibigay ako ng konting glimpse sa probability. So dito, kung tataya ka ng isa, ilan yung chance mo? 1 over 5,245,786. Kung isa lang ang pwedeng manalo. Okay? Eh, posible pang isa, more than one pa. No? Okay. Yung pwedeng manalo. So mahirap. Okay, so next. Let's have problem 5. In how many ways can 5 good sandwiches and 3 defective sandwiches be chosen from a lot containing 18 good and 6 defective sandwiches? Okay. So, ilan yung pagkukuhanan? Meron tayong, so para sa good, meron tayong 18. Okay? Sa defective, ilan ang kukuha na natin? We have 6. 6 yung defective. Okay? So, let's say, ito yung ating N1. And then, ito yung ating N2. And then, ano yung R1? Itong R1, ito yung kukunin natin mula kay N1. Okay? Ilan yung kukunin natin? 5. And then, yung R2, ilan yung kukunin natin kay defective? 3. Okay? So, dun muna tayo sa good. So, from 18, kukuha tayo ng 5. Okay? 5 good sandwiches. So, ilan yun? That is 18 factorial over 5 factorial times 13 factorial. Okay? So, kung gagamitin natin ng calculator to, this is 8,568. Okay, so para sa good sandwiches yan. Sa defective, we have 6 taken, 3. Combination of 6 taken, 3 at a time. So kukuha tayo ng 3 defective from 6 defective. Okay, so this is 6 factorial over 3 factorial, 6 minus 3 is 3 factorial. So, this is equal to 20. And then, i-apply natin dito yung multiplication rule. By multiplication rule, we have 18 taken 5, combination of 18 taken 5, and then multiplied by combination of 6 taken 3. So, that is 8,568 times 20. So, para makuha natin yung total number of combinations. Okay? Or total number of ways na kukuha tayo ng 5 good sandwiches and at the same time, 3 defective from 18 good and 6 defective. So, that's why pumasok si multiplication rule. So, meron kasing dalawang events. Yung first event, kumuha tayo ng good sandwiches and yung second event, kumuha tayo ng defective. Okay, so 8,568 times 20, so this is a total of 171,360 ways. Okay, so next, problem 6, a team of 6 is to be chosen from 5 seniors,
4 juniors and 3 sophomores. How many different teams can be chosen if the team is to include 2 seniors, 2 juniors, and 2 sophomores? So dito, kukuha tayo ng 6. Tapos meron tayong 5 seniors, 4 na junior, tsaka 3 sophomores. So para makakuha ng 6, binanggit dito ilan yung kukunin nating senior, ilan yung junior, ilan yung sophomore. 2 sa senior, 2 daw sa junior, 2 sa sophomore. So meron tayong 3 events dito. Una, pagkuha ng senior. Pangalawa, pagkuha ng junior. And pangatlo, yung pagkukuha ng sophomores. Okay? Kaya pumapasok uli yung multiplication rule dito. So, pero dito, isasabay na natin yung multiplication rule. So, basta, meron tayong 5 seniors. Ang kukunin natin sa 5 seniors, 2. Okay? And then, sa 4 juniors, ang kukunin natin ay 2. At sa 3 sophomores, 2 lang din yung kukunin natin. Okay, so this is equal to, so combination of 5 taken 2, so pwede nang idiretso yan sa calculator, so this is 10, and then combination of 4 taken 2, that is 6, and then combination of 3 taken 2 at a time, that is 3. Okay, so 10 times 6 times 3, that is 100 weight. 180 ways. Okay? So next, problem 7, a box contains 8 10 peso coins and 5 peso coins. In how many ways can 3 coins be drawn such that, okay, so meron tayong tatlong conditions dito. I mean, tatlong scenario pala. Okay? So dito, meron tayong 8 na 10 peso at 5 na 5 peso. Tapos kukuha tayo ng 3 coins. Doon muna tayo sa letter A. Sa letter A, ang sabi, pag kumuha daw tayo ng 3 coins, dapat ang makukuha natin lahat ng 10 peso coins. So ilang possible combinations ang magagawa natin. Okay? So kung lahat ay 10 peso, ilan ba ang 10 peso coins? 8. Ibig sabihin, dapat ang makuha natin sa 8 ay 3. Okay? So, ngayon, kung 3 yung kukunin natin sa 8, ilan yung kukunin natin dito sa 5 peso coins? Wala na. Okay? So, 0. Wala tayong kukunin. Okay? So, this is now, ano yung combination of 8 taken 3? That is 56. And combination of 5 taken 0? That is simply 1. Okay, so this is 56 ways for letter A. So, madali lang, no? So, letter B, dapat daw lahat ay 5 peso coins. So, meaning, yung kukunin natin sa 8, sa 10 peso coins, wala, 0. At ang kukunin natin sa 5 peso coins ay 3. Okay, so 8 taken 0, that is also 1. And then 5 taken 3, that is 10, no? And that is 10 ways, if you multiply them. Okay? Then, letter C. Ilan ang kukunin natin sa 10 peso coin? Isa. So, from 8, kukuha tayo ng isa. Tapos, ilan ang kukunin natin sa 5 peso coin? 2. So, from 5, kukuha tayo ng 2. Okay, so combination of 8 taken 1, that is 8. Combination of 5 taken 2, that is 10. No? So, this is 80 ways. Okay? So, let's proceed to our last problem. A box contains 6 red, 5 blue, and 3 white balls. In how many ways can 3 balls be drawn such that... Okay, so ito yung mga scenario. So, letter A. Okay. So, binigay kung ilan yung red, ilan yung blue, ilan yung white. Tapos, ilan ang kukunin natin? 3. Okay? So, paano kung dapat ang makuha natin ay magkakaibang kulay daw?
sa letter A, dapat magkakaiba ng kulay. They are of different colors. So, meaning, kung tatlo yung balls natin, tapos magkakaiba kulay, dapat yung isa doon red, yung isa blue, yung isa white. Okay? So, sa anim na red, kukuha tayo ng isa. Sa limang blue, kukuha tayo ng isa. And then, sa tatlong white, kukuha ng isa. Okay? Combination of 6 taken 1 times combination of 5 taken 1 combination of 3 taken 1. So, mumultiply lang natin yan. Ang lalabas ay 90 ways. So, you can use your calculator. So, hindi ko na ni-expand masyado. Okay? So, pinakita ko naman kanina kung paano siya ginagamit sa formula. Okay? Ang point dito ay kung paano natin siya i-analyze, no? Okay, so next, letter B. Sa letter B, ang condition dapat lahat sila red. So meaning, sa anim na red, kukuha tayo ng tatlo. Kung tutusin, hindi na natin kailangan isama yung sa 5 tsaka 3 kasi wala naman tayong kukunin sa kanila. So ganito na lang ito, 6 taken 3. So this is equal to 20 ways. Okay? Next, letter C. Sa letter C, dalawa daw ay blue, tapos isang white. Okay, so ilan ba yung pagkukuha na natin ng blue? 5. So sa 5, kukuha tayo ng dalawa, tapos sa tatlong white balls, kukuha tayo ng isa. Wala tayong kukunin sa red, kaya hindi na natin siya sinama. So 5 taken 2, that is 10, combination of 5 taken 2, and then combination of 3 taken 1, that is 3. So we have 30 ways. Next, let's have letter D. Letter D, exactly 2 are blue. Okay? So ang sabi, dapat dalawa daw yung blue. Paano yung isa? Ano dapat kulay ng isa? Walang sinabi. So, ibig sabihin, pwedeng red, pwedeng white. Okay? So, ngayon, dun muna tayo sa blue. Ilan ang blue natin? 5. Okay? Kukuha daw tayo ng dalawa. So, yung isang bola, kahit ano na yan, kahit red or white. So, ilan ba yung hindi blue? Okay? So, in short, hindi siya blue. So, ilan yung hindi blue dito? Siyam. Okay? So, sa siyam na yon na hindi blue, kukuha tayo ng 1. Okay? May dalawang blue, may isang hindi blue. Okay? So, this is 90 ways. Okay? So, etong 5 taken 2 ay 10, tapos 9 taken 1 ay 9. So, we have a total of 90. Okay, so next. Letter E. None is blue. Wala ka dapat makikitang blue. Okay, ilan ba yung mga hindi blue? 9. Ito yung mga hindi blue. So, sa 9 na yan, kukuha na tayo ng 3. Okay? So, yan yung mga hindi blue. Ilan yan? Combination of 9 taken 3, we have 84 ways. Okay? Next. Sa F, at least 2 are red. Okay. So, paano natin iintindihin tong word na at least? Ibig sabihin, pwedeng dalawa, pwedeng more than 2. Okay? 2 pataas. Yun yung at least. Okay? Pwedeng dalawang red, pwedeng tatlong red. Hanggang tatlo lang kasi tatlong bola lang naman yung meron tayo, yung kukunin natin. So dito, pag nakita nyo tong at least, papasok yung addition dito. Okay? Pagpaplasin natin, yung makukuha nating combination na may dalawang red, tsaka yung combination na merong
tatlong red. Okay? So, dun muna tayo sa may dalawang red. Ilan ba yung red natin? Anim. So, if meron tayong anim, kukuha tayo ng dalawa. Tapos, ilan yung hindi red? Ilan yung hindi red? 5 tsaka 3. So, 8. 8 yung hindi red. Sa 8 na yan, kukuha tayo ng isa. So, ito yung unang scenario. Yung combination ng 6 taken 2 times 8 taken 1, ito yung dalawang red ang makukuha natin. I-add natin siya sa tatlong red naman yung makukuha natin, which is combination of 6 taken 3. Okay? So, this is combination of 6 taken 2 is 15. Combination of 8 taken 1 is 8. Plus, combination of 6 taken 3 is 20. So, this is 15 times 8. Tapos, ano ba yung 15 times 8? 80, 120, no? Plus 20. So, this is 140. Okay? 140 days. Tama ba 15 yung 6 taken 2? Try nga natin. 6 factorial, 2 factorial, 4 factorial. So, magiging 6, 5, over 2. 3. So, 15 nga. Tapos 8. So, tama. 15 times 8 is 80 times 40. So, 120. 140 is okay, so next. Let's have letter G. So, last na to. At most, 2 are red. So, ibig sabihin, 2 pababa. Pwedeng, so ito, tatlo yung pagpa-plus natin dito eh. Pwedeng dalawang red, pwedeng isang red, pwedeng walang red. Tama? So, doon muna tayo sa dalawang red. Kamukha lang ito nung nasa taas yung dalawang red. So, we have 6 taken 2, 8 taken 1. Okay? Plus, isang red. So, sa 6 na red, isa lang kukunin natin. Tapos, 2 kukunin natin sa mga hindi red. Plus, wala tayong kukunin sa red. So, pakita ko na rin ha, 6 taken 0. So, ito wala nang kukunin sa red. And then, 3 na yung kukunin natin sa hindi red. Okay? So, dito, same lang naman kung maglalagay din ako dito, 8 taken 0 para ipakita na wala tayong kinuha sa mga hindi red. So, ang lalabas lang din naman dyan, 20 times 1. Okay? So, next, let's compute. Ito, nakuha na natin to ng 120. Tama. Then, ito, 6 taken 1. This is 6, tapos ito, 28. So, 6 times 28, that is 168. Next, we have 6 taken 0 is 1. 8 taken 3 is... ano yung 8 taken 3? 8 factorial, 3 factorial, 8 minus 3, 5 factorial. So, magiging 8, 7, 6, over 3, 2. So, hindi ko na sinama yung 5 factorial, makakancel na rin yun. So, 3, 2, 1. 6, 6. So, 8 times 7 na lang to. So, plus 56. Okay, 120 plus 168 plus 56. So, this is 344 ways.